Ayan, isa pong muling mapagpalang pagbati ang aking pinapabot sa inyo, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. At tayo po ay muling nagpapasalamat sa kadahilan ng patuloy tayong binibigyan ng ating Panginoon ng pagkakataon. Though tayo po ay hiwa-hiwalay, pero tayo po ay nagbubuklod, nagkakaisa, na tayo po ay makapagbigay ng sama-samang pagsamba sa ating Panginoon sa pamagitan ng atin pong ginagawang sama-samang pag-aaral ng kanyang mga banal na salita. Opo, papansin nyo ha, wala tayo sa ating regular studio. Opo, nandito po kasi tayo ngayon, oh. Tingnan nyo ha, yung akin pong background. Okay, ay obviously, ito po ay room ng babae. Opo, dalawang magagandang kabataan ang may-ari nitong akin pong pinag-broadcastan ngayon. Nandito po ako, to be specific, nandito po ako ngayon sa kabayanan ng Hain, Nueva Ecija. Ayan, dito po kina Councilor Olarte. Sabi ko sa inyo, sa mga nakakaalala, pag dito ho sa Hain, Nueva Ecija, ito po ang aking, ito po ang aking tahanan. Yung lugar ng tahanan nila, Daddy Doc, tawag namin, Daddy Doc Olarte, at of course yung mag-asawang Cheng at Councilor Lawrence Olarte, at of course yung mga anak nila. Ayan, nakita nyo ha, apat yan, dalawang gwapo, dalawang maganda. Sila, si Justin, si Lan, si Minmin at si Steph. Okay, so ito po, kaya ha mga kapatid, huwag kayong magtaka bakit ako'y naibang background ngayon. Anong dahilan, ba't nandito ang inyong kapatid? Okay, samantalahin na natin, bukas po kasi ay merong tinatawag na child dedication na isasagawa. Privilege po na sa dinami-dami naman ng tao na pwedeng i-invite na mag-officiate ng child dedication, tayo po ang in-invite ng family dahil talagang hindi na ibang tao rin ang turing sa atin. Okay? Kaya tayo naman to the effort, kahit na from Fairview, Quezon City, malayo-layo rin ho ang Hain, Nueva Ecija. Hindi naman ganong kalayuan, pero it will also take time para makarating dito. Pero dahil nga sa sila'y atin pong kapatid, kapuso, kapamilya, kaibigan, mga kapatid, effort po tayo. So without further ado, tayo po ay magsisimula. Pero bago po yan, of course, mananalangin po tayo. Kabanal-banalan po namin Diyos, muli nagpapasalamat ang iyong mga anak sa iyong pinagkaloob na panahon at pagkakataon. At ngayon po ay muli namin ihaharap hindi ang aming mga sarili, kundi ang katwiran ng aming Panginoon sa Kristo upang ang aming gagawing paglilingkod ay maging karapat dapat katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. Naway patuloy niyo pong pangunahan ang pag-aaral na ito at maging pakinabang, maging blessing sa bawat isa ang mga aral na matututunan. Maraming salamat na patuloy na pakikiisa, patuloy na pagtsatsaga, pamamatnubay ng banal na espiritu sa bawat isa. Salamat po sa pagdinig sa inyong dalangin. Katinihiling po namin ang lahat, alang-alang sa pangalan ng Jesu Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Okay, so tingnan ko nga po. Sa ngayon, kayo po ay higit ng 50 dyan, 51 to be exact. At hindi ko man maisa-isa, pakikiusapan ko po muli kayo na pakishare naman po ng ating program, no? Oho, wait lang ha. Pakishare po kung sino man kayong nauna na dyan. Mahigit na po kayo 50. Baka sakaling maging pagpapala din po ito sa kanila. Oh. Anyway, so tayo po ngayon ay pumalaot na sa ating paksang pag-aaralan. Ang ating pong topic sa buong quarter o sa loob ng tatlong buwan ay may kinlaman sa pag-aaral ng aklat ng Hebreo. At kagabi nga po, para hindi na masyadong humabang ating pagtalakay ngayon, ay pakibalikan nyo na lang po yung ating introduction patungkol sa background ng Book of Hebrews, lalong-lalo na yung recipient. Yung author nito ay maraming pagtatalo kung sino, pero mas lamang ang naniniwala ng author ng Book ng Hebrew ay walang iba kundi si Apostle Paul o si Apostle Pablo. Kagabi nga po, napag-aralan natin yung sitwasyon ng mga mananampalatayang Hebreo. Tandaan po, sulat sa mga Hebreo, ibig sabihin ito po yung mga Hudyo na mga mananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo. So much for that, pakibalikan na lang po yung ating pagtalakay kagabi.
na pinamagatan nga pong glorious beginning, kung papaano sila ano po, papaano nagpasimula ang kanilang pagtanggap o yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. So ngayon ay atin naman pong pag-aaralan yung the struggle. Ito yung ano po, ito yung mga tinatawag na pagsubok, mabibigat na mga pasanin o suliranin o pakikipagbaka na hinarap ng mga Kristiyanong Hebreo noon pong first century, unang isandaang siglo ng pag-iral ng Kristiyanismo. Sabi dito, when believers confess their faith in Christ and join the church, they set a boundary marker that distinguishes them from the rest of the society. Which is true. Kapag ano po, kapag ang isang tao noon at kahit naman ngayon, mga kapatid, ano, noon, kahit ngayon at sa darating na panahon, pag ikaw ay ano po, kapag iyong ipinahayag ang iyong ano, pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, ikay sumampalataya, of course, mabibilong ka. O, magiging kaanib ka sa isang ano po, sa isang church o sa isang iglesia. Sabi dito, they set a boundary marker that distinguishes them from the rest of the society. Makikita talaga ano po, magkakaroon talaga ng tinatawag na boundary, hangganan. At dapat may makitang ano, dapat may makitang kakaiba o pagkakaiba sa iyo. Otherwise, hindi ko alam kung paano naging blessing sa iyo at magiging blessing sa kapwa mo ang pagiging Kristiyano mo o yung tinanggap mong pananampalataya mula sa Panginoon. Ha? Dapat talagang magkaroon ng tinatawag na distinguishing mark. No, ang buhay mo kumpara sa buhay ng mga normal na sabi nga ay namumuhay na ayon doon sa norm ng sanlibutan na kanilang ginagalawan. At sabi dito mga kapatid, unfortunately, ito pong tinatawag na pagkakaroon ng distinguishing mark. Ha? Sa kasawiang palad, sabi dito, this became a source of conflict because it implicitly passed a negative judgment on their community and its values. Yun lang. Oh, dahil nga po sa pagiging kakaiba ng kanilang values, sabihin yung kanilang, naiba na ngayon yung kanilang ugali, yung kanilang lifestyle. Ito'y ano po, ito ay nagiging source. Ito'y pinagmumula ng ano po, conflict o hindi pagkakaunawaan. Ha? Mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Totoo nga talaga. Pagka nag-iba talaga ang values mo sa values ng iyong kapwa, ha? Kung hindi kayo magpipigil at hindi kayo mag-uunawaan, eh talagang matindi talaga ang conflict. O eto, labas tayo ng konti sa pananampalataya. By principle, pag talagang iba ang values mo, ibang pinaglalaban mo sa pinaglalaban ng iyong kapwa, eh talagang madalas ay nagkakaroon ng ano? Nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ito nga, itong election fever dito sa Pilipinas, nakita po natin. Kanya-kanyang kandidato, syempre, kanya-kanyang, kumbaga, paniniwala. At bawat mga naniniwala sa kung sinong kandidato ang gusto nila, paglalaban kung ano nakikita nilang maganda. Sa ipinaglalaban nilang kandidato. Syempre, may kukontra naman. So, pag nagkaroon talaga ng tinatawag ng pagkakaiba ng pananaw, ay na hindi maiiwasang magkaroon ng conflict. At with this in mind, mga kapatid, ay atin pong mas mailalagay ang ating sarili sa kalagayan ng ating mga sinaunang kapwa mananampalataya ng unang siglo ng pag-iral ng Kristiyanismo, particular na nga po itong mga mananampalatayang ano po? Mananampalatayang Hebreo. Okay? So, ang sabi po ng ating pag-aaral sa pagpapatuloy, may babasahin po tayong ilang talata. Read Hebrews chapter 10, 32 to 34, and Hebrews chapter 13, verse 3. What was the experience of the audience of Hebrews after their conversion? Ang tanong ayon sa mga talatang ito, ay itinatanong dito kung ano ang karanasan ng mga mananampalatayang Hebreo matapos sila ano po ma-convert, ibig sabihin matapos silang tanggapin ang
pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Bueno, ang babasahin natin, ulitin natin, no? Hebrews chapter 10, verses 32 to 34, and Hebrews 13, verse 3. Puntahan po natin. Hebreo, kapitulo, Jesus. Okay? Mga talatang 32 hanggang 34. Sabi ko'y ganito, alalahanin ninyo ang araw na nagdaan. Kung paanong kayo'y nagtiis ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan, ngunit hindi kayo nagpadaig. Kung minsan kayo ang iniinsulto at pinahihirapan sa harap ng madla, kung minsan naman kayo ang umaalalay sa mga kasamahan ninyo na pinahihirapan. Dinamaya ninyo ang mga nakabilanggo. Hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng kayamanan, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Yan po yung nasa Hebrews chapter 10, 32 to 34. Puntan po natin yung isa pang talata, Hebrews 13 verse 3. Ito naman po ang ating mababasa. Alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo na parang kayo'y nabilangguring kasama nila. Dinamayan din ninyo ang mga pinagmalupitan na parang kayo'y dumaranas din ng ganoon. So mga kapatid, muli ang katanungan, ando po yung ano, experience, ano yung karanasan ng mga mananampalatayang Hebreo matapos na tanggapin nila ang ating Panginoong Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi dito, it is very likely that the readers of Hebrews suffered verbally and physically at the hands of mobs stirred up by the opponents. So dito makikita natin na malamang sa malamang na ano po, sabi dito, ang mga mananampalatayang Hebreo ay mga nakaranas ng ano? Nakaranas ng mga verbal abuse na tinatawag. Okay? Alam nyo naman, minsan ano, yung mga salita, ay mas masakit pa. Yung iba nagsasabi nga, no? Mas maganda pang sinaktan mo na lang ako physical kaysa sa marinig ko yung mga salita na halos hindi malamon. Ay, may mga ganun, di ba? Maski ang aso ay hindi makain yung mga salitang binitawan mo. May mga ganun, ano? Kapatid? So dito, kitang-kita natin na hindi ano po, hindi hayahay. Obviously, hindi hayahay. Hindi masasabing nasa cloud nine ang karanasan ng mga mananampalatayang Hebreo. Kundi sila ano po, sila, sabi dito, most likely ay nakakaranas ng mga verbal abuses, physically, mga kapatid, nandun yun talagang, maaaring sila ano po, sinasaktan, physical, binubugbog. Ha, mga kapatid, at ito'y hindi bago. Alam na po natin. Ha? Sila Apostol Pedro, ilang hagupit na tinanggap dahil sa pangangaral sa ating Panginoong Kristo. At obviously, sa Acts chapter 7 nakita natin, si Esteban ay hindi lang binugbog, hindi lang ininsulto, kundi talagang pinatay sa pamamagitan ng pagbato sa kanya, mga kapatid. Kaya itong sinasabi ng ating leksyon ay hindi masasabing imposible, kundi malamang sa malamang kung atin pong pagtutuunan ng malalim na pansin yung mga talatang nabanggit. Ulitin na lang Hebrews chapter 10, 32 to 34, and Hebrews chapter 13, verse 3, na talagang ang mga mananampalatayang Hebreo ay ay nakaranas ng ganitong mga pangmamaltrato. Tan sabi dito, they also were in prison. Oh, malamang sa malamang. Hindi naman pwedeng sabihin hindi totoo. Dahil talagang maraming nakulong. Tandaan po natin, even si Apostle Paul, nang hindi pa siya nako-convert sa Kristiyanismo, siya ang isa sa pangunahin, ha? Na naghahanap ng mga believers, mga mananampalatay ng ating Panginoong Kristo at kanyang kinakaladkad kung makikita niya, ano? At yun nga, nung siya ay papunta ng Damascus, doon niya naman na-encounter ang ating Panginoong Kristo. Pero nangyari yon, ha? Naglalakbay si Apostle Pablo na ang kanyang mission ay manghuli ng mga mananampalataya o tagasunod ng ating Panginoong Kristo.
At talagang pinakadali, mga kapatid, ay makulong. Worse, sila'y ano po? Worst scenario, sila'y pinapapatay. Kaya hindi na po bago ho. Hindi na po bago itong issue na ito. Kahit saan po, kahit dito sa pinag-uusapan nating mga mananampalatayang Hebreo o mga Hudyo. Ho, ang sabi dito, ano pa? Ulitin natin, they also were imprisoned. It's possible that they were beaten as well. Oh, si Pablo. Di ba? It's Apostle Pablo. Hinahagupit. Hinahagupit. Habang nakakulong, pinapalo. Ah, mga kapatid. So, naranasan yun ni Apostle Pablo. Kaya hindi rin imposible na ito'y naging karanasan ng ilan o sa maraming mananampalataya ng mga Hebreo. Okay? Bakit daw nangyayari yon? Because officials had the power and authorized the punishment and incarceration often without following appropriate judicial norms while they gathered evidence. Opo, totoo yun. Yun ay talaga masabi natin. Wala pa ngang mga ebidensya, pinaparusahan na sila. O, katunayan, makibasa na lang po Acts chapter 16 verses 22 to 23. Sa mga huling bahagi ng ating pag-aaral sa gabing ito, muli niyo akong pakisamahan sa ating mga talatang babasahin. Hebrews chapter 11, 24 to 26. And 1 Peter 4, 14 and 16. Lalong-lalo na po yung 1 Peter chapter 4. Ah, mga kapatid, yun na lang ating pagtuunan. 1 Peter chapter 4, verses 14 and 16. Ang katanungan, how do the experience of Moses and of the readers of 1 Peter help us understand why Christian believers were persecuted? Sa mga talatang ito, ano daw ang maitutulong nito sa atin ayon sa kanilang ano po, ayon sa kanilang mangkaranasan upang maunawaan natin kung bakit ang mga Kristiyano noon ay ano po, pinipersecute o sila ay ano po, inuusig. Puntahan po natin 1 Peter chapter 4, 14 and then 16. Okay? Unang Pedro talata, kapitulo 4, unahin natin ang 14, tapos tatalon tayo sa talatang 16. Ang sabi dito, mapalad kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo. Sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. Verse 16, ngunit kung kayo'y nagdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito sa halip magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Ha, mga kapatid, ulitin natin. Mapalad kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito sa halip magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. So mga kapatid, by the way, bago po natin basahin ang pagpapaliwanag ng ating lesson. Madalas nyo lang naririnig ito sa akin noon. Ewan ko lang kung naalala nyo pa. Isa sa dahilan, bakit talaga sila pinapersecute? Kasi una, bukod nga po sa nagiging kakaiba yung kanilang norm o values ng kanilang buhay, itinuturing nga po ang early Christians. Lalong-lalo na ang relihiyong Kristiyano, tinatawag po itong relihiyo ilisita. Na ibig sabihin, sila po ay kinukonsider o pinapalagay na ano po, isang relihiyong illegal. Kaya nga, relihiyo ilisita. Illegal po sila. Alam nyo naman, kahit sa atin ngayon makakarelate tayo. So, basta ang isang bagay ay illegal, alam nyo naman na mayroong persecution na mangyayari sa magpa-practice ng mga illegal na bagay. Baba, illegal drugs. Okay, kita nyo, bakit maraming hinuhuli, napaparusahan, nakukulong, napapatay. Kapag, sabi na natin, pinakakilala dito sa Pilipinas ay yung shabu. Diba? Kasi nga illegal. Ang sino mang mag-advocate nito ay meron talagang ano po, kasahan na merong persecution na mangyari sa kanya. So, balik natin sa atin pong mga kapatiran. Mga sinaunang Kristiyano. Isa sa dahilan bakit sila ano po, pinipersecute.
Ay una nga, hindi lang dahil doon sa norm, hindi lang dahil doon sa kaiba yung kanilang values. Kundi yun na nga, itinuturing silang ano po, isang illegal na sekta o relihiyon. No wonder, no wonder, ang mga kapatid ay talagang ano po, talagang nagsasuffer o nakakaranas ng mga persecution o pag-uusig. Ha? O, ngayon, tingnan natin yung paliwanag ng ating pag-aaral. Sabi dito, to bear the reproach of Christ simply mean to identify oneself with Christ and endure the shame and abuse that this association implied. Ay mga kapatid, sa madaling salita, ito ho. Layman's term na ano po, para hindi na masyadong mahirap. Kapag ang isang Kristiyano ay nakakaranas ng ano po, ng mga pang-aabuso o mga karanasan na masasabing hindi makatarungan, ay ibig sabihin tayo ano, ina-identify natin, pinapakilala natin ang ating sarili at tayo ano, nakiki-associate, tayo'y nakikiisa. Kanino? Sa ating Paisokristo. At kung papaanong ang ating Paisokristo, of course, nang siya'y ipako sa krus, ay nagdanas ng tinatawag na shame o kahihiyan. Ha, mga kapatid? Eh, ikaw ba naman? Alam nyo, may mga issue, hindi ko lang alam kung gaano katotoo, oh, may mga issue na narinig ako na kapag ikaw noon ay naparusa ng kamatayan, yung tinatawag na crucifixion, ay halos ano po, hindi lang yung itinuturing ka, hindi lang nakakahiya yung isang bagay na itinuturing ka, ikaw ay ano po, ikaw ay isang kriminal o meron kang nagawang heinous crime. Hindi lang basta krimen, kundi karimarimarim na krimen. Bukod doon, ay talagang ipapahiya ka. May mga nagsasabi po sa akin na hindi ko man sinasabing tinatanggap ko totally, pero akin din pong pinag-iisipan na talagang hinuhubaran. Mga kapatid, no? Hinuhubaran, physically hinuhubaran yung mga taong pinaparusahan doon saan po? Sa krus. So sabihin ng hindi sobrang hubad, yung halos, nakita po natin yung ano po, yung krus na may nakapakong Kristo na madalas ini-illustrate. Eh may parang bahag, ano ho? Oh. Eh, yung papatayin ka na tapos nakabilag pa at nakaladlad pa yung walang sound. Wala bang sound? Eh bakit parang, wait lang ha? May nagsasabing walang sound mga kapatid, wait lang po tayo. Parang ngayon ko lang na ano to. Wala ba? Mga kapatid, mag-comment nga yung iba dyan. Tingnan ko dito sa ating ano ha. Okay, wait. Walang sound, tingnan ko. Okay. Oh, meron, may sound. May sound dito sa akin. Walang sound, tingnan ko. Okay. Oh, meron, may sound. May sound dito sa akin. Nanong ko muna. Oh, meron, meron. Anyari. Meron, meron na po. Oh, siguro may ano. Okay. So, tuloy po tayo. Tuloy po tayo. Okay? So, ayan. Balik tayo doon. Oo, ayan. Okay naman daw. Okay naman yung loud and clear. Okay, sound is good. O, siguro may mga lugar na medyo humihina yung signal yung mga kapatid, ano? Oo, ayan. Malakas ang sound tone, sabi ng aking kapatid, Dave Thompson. O, ayan. Ulitin natin ano yung sinasabi dito. To bear the reproach of Christ, simply meant to identify oneself with Christ and endure the shame and abuse that this association implied. Mga kapatid, oo. Kasi talagang hindi po madali ang kahihiyan na dinanas ng ating Panginoong Hesukristo, di po ba? Kasi kung ating papansinin, talagang sinasabi na ang kamatayan sa krus, lalong-lalo na, ay hindi madaling ano, hindi madaling uri ng kamatayan, mga kapatid. Kundi ito, ano po, isang nakakahiyang ano po, isang nakakahiyang kumbaga uri ng kamatayan. Ha, mga kapatid? Hindi po siya nakakatuwa. Ayun nga, ituring kang kriminal, oh, hindi nang basta kriminal, kundi nakakomit ka ng heinous crime, eh mga kapatid, hindi talaga nakakatuwa yun. Pero since na ating Paisokristo, pansinin nyo, kaya kung ang mga Kristiyano nun, kung halimbawa kayo kabilang doon sa mga
mananampalatayang Hebreo, at kayo'y nakakaranas ng mga pangaapi, pangiinsulto, eh, ano ang sabi? Ano ang sabi? Eh, hindi tayo dapat, ano, hindi tayo dapat malungkot. Ha? Kundi dapat pa tayong, ano, dapat pa nga tayong magalak. Na ibig sabihin, kung tayo'y pinipersecute, ulitin natin yung sinabi doon sa aklat ni Apostol Pedro, di ba? 4, ang mga kapatid, 14 at 16. Kung tayo pinipersecute, dahil nga po doon sa ating pakikiramay, ha? Sa kahirapan ng ating Payso Kristo, eh mga kapatid, it is our, ano po, it is our privilege, mga kapatid. It is our privilege. Ha? Na makiramay sa pagdurusa ng ating Panginoon sa Kristo. Ah, mga kapatid, oh, tingnan nyo, ano bang dinanas ng ating Panginoon? Sabi dito sa Hebrews chapter 12 verse 2. Ha? Ang sabi dito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Okay? Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya. Mula sa pasimula. Dito, ha? Mula sa pasimula hanggang sa katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. Ay, mga kapatid, ulitin ko po. Hindi talaga unang-una, yung nga ituring kang kriminal, hindi basta kriminal, eh, isa kang pusakal na kriminal, eh, talagang hindi nakakaano. Parang wala naman sigurong mga taong yung kamag-anak ng binibitay, di ba, itong mga nakaraang panahon, eh, nagpipiesta, yes, ang aming kamag-anak, binibitay, tuwan-tuwa kami kasi kamag-anak kami ng binibitay, mga kapatid. Eh, yung i-associate mo yung sarili mo doon sa kriminal, eh, parang nakakahiya, di ba? Kamag-anak ka, minsan itinatatwa, eh, basta kriminal, alot kung bibitay, minsan itinatatwa na kamag-anak nila. Oh? Pero sa atin, mga Kristiyano, oh, sige, punta muna tayo dun sa mga Hebreo. Ano po? Kung sila'y kinukutsya, kung sila'y nakakaranas ng pang-aapi, oh, kung sila'y nakakaranas ng kahihiyan, nang dahil sa kanilang ano po, nang dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi sila dapat ano, hindi sila dapat malungkot. Hindi sila dapat mahiya. Kasi si Kristo man, pansinin po natin, ang atin mang Panginoon ay ano po, dinanas itong labis na kahiyan na ito. Oh, namatay siya doon sa krus, isang kahiyahiyang ano po, uri ng kamatayan. Eh, sinasabi ng ano, eh, tama lang na sabihin ng author ng Hebrew. Kung si Pablo man ito o kung sino man. Basta ako, kiling ako na si Pablo ito, no? Talagang tama lang na i-bear natin o i-bear nila. And of course, extension sa atin, no? Pasanin natin, kumbagay pagtiisa natin, kung anuman ang alimpo, kung anuman ang mga pagsubok, kung anuman ang mga kahihiyan na ating tinataglay, dahil saan? Dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Ang nakakahiya, ang sabi dito mga kapatid, actually, yung binasa natin kanina, 1 Peter chapter 4, 14 and 16. Pero ang mas nakakahiya naman mga kapatid, kung ating papansinin, yung talatang 15, ito ang huwag nawang mangyari. Ha? Ito ang huwag mangyari sa atin. Huwag nawang mangyaring maparusahan ang sino man sa inyo dahil siya ay mamamatay tao, magnanakaw sa larin o pakialamero. Yun. Ang mga kapatid, yung mag-suffer ka ng kahihiyan dahil sa gumawa ka naman talaga ng kabulastugan, eh talagang dapat kang mahiya. Dapat kang mahiya. Pero kung yung sinasuffer mo, yung pinagtitiisan mo, ay nakikiisa ka, ho, sa kahihiyan na nangyayari din sa buhay ng ating Payso Kristo, ay dapat tayong ano? Dapat tayong magalak. Kasi ibig sabihin, ha? Wini-welcome natin, hindi lang yung ano po, hindi lang yung mga mabubuting bagay. To be fair, hindi naman lahat ng nangyayari sa buhay ng Kristiyano, puro lang masama. Ha? Tumatanggap din naman tayo ng mga magagandang sitwasyon at malamang nga, mas lamang. O sa iba, sige po, sabihin natin, lamang yung hindi maganda. Nevertheless, hindi pa rin sila dapat malungkot. Hindi pa rin tayo dapat malungkot. Sa ibig lang sabihin, nakikiisa. Handa tayong ano? Handa tayong tanggapin na maranasan kung ano yung pagdurusa na naranasan din ng ating Panginoon. At hindi tayo talaga dapat magreklamo. Tandaan ho,
Ha, mga kapatid, tandaan. Paborito na nating talata yan. Anong sabi ng ating Pinso Kristo? No one is above his master. Walang sino mang alipin ang mas nangingibabaw o mas makakalamang sa kanyang Panginoon. Di ba? So kung yung master natin ay tinanggap ng may kasiyahan, yung mga pagdurusa na kanyang naranasan alang-alang sa ating kaligtasan, eh bakit tayo hindi willing na makiisa, ha, sa pagdurusa na naranasan din naman ng ating Panginoon Jesucristo? Ha? O kaya ayan mga kapatid. At sa pagtatapos, ang sabi dito sa atin, ano po? People can get offended by religious practices that they don't understand or by people whose lifestyle and morals could make others feel guilty or shame. O nga, no? Talagang ano, makakakuha ka talaga kahit ayaw mo makipag-away kapag talagang anong ipinapahiya mo yung isang tao dahil sa kakaiba yung lifestyle mo kaysa sa kanila, ay talagang kahit ayaw mo nang kaaway, may aaway at aaway sa iyo. Ha, mga kapatid? Kaya hindi po ako naniniwala, kahit pinakamabait na Kristiyano, ay sasabihin yung walang kaaway. Hindi ho, ang ating Pinso Kristo nga, ang bait-bait na, may umaaway pa. Okay, hindi totoo nga na pag mabait ka, walang aaway sa iyo. Kaya nga mga kapatid, ho, tandaan nyo, ha? Totoo rin ang kasabihan, yung idiomatic expression ng mga Amerikano, no? Damn if you do, damn if you don't. Ano man daw ang gawin mo, may masasabit, masasabi ang iyong kapwa. Magpakasalbahi ka ng husto, eh maraming magagalit sa'yo. Pero pag nagpakabait ka rin ng husto, eh may magagalit pa rin. Di ba mga kapatid? Uy, ganun ang ating Pinso Kristo, di ba? O, nanibago pa kayo ang ating ang Panginoon Pinso Kristo, o, mga kapatid, no? O, eh, nagpalayas na nga ng demonyo. Sinabihan patuloy na siya ang prinsipe ng mga demonyo. Nung buhayin niya si Lazaro, mga kapatid, tingnan nyo, ha? Nung buhayin niya si Lazaro, maraming sumampalataya, pero marami rin nainggit at nag-report sa high priest. Nakita nyo, mga kapatid, no? Nakita nyo, talagang meron at merong ma-open. At merong ma-open. Pero, mas maganda na, mga kapatid, ano? Mas maganda na, na na-open mo sila dahil naninindigan ka. Ha, mga kapatid? Naninindigan ka ayon saan? Ayon sa aral, ayon sa tamang values o mga bagay na pinahalagahan ng Panginoon kesa sa ikaw ay ano? Nakakakita ng kaaway dahil talaga namang salbahi ka. Oh, di ba mga kapatid? Iyon ang mahirap. Iyon ang sinasabi sa ano po? Iyon ang sinasabi sa 1 Pedro 4.15. Ha? Oh, kung magdurusa ka dahil nga sa kagagawan mong ganyan, eh talagang dapat ka lang magdusa. Oh. Pero yung nagdurusa ka dahil sa ang values ng iyong buhay ay yung values ng Panginoon. Yung values na maka-Diyos, eh magdiwang ka. At wag kang ano po, wag kang feeling bitter, sabi sa atin, no? Wag tayong bitter, bakit? Bago ka pa nakaranas niyan, nauna nang naranasan niyan ng ating Panginoong Jesucristo. Ha, mga kapatid? Kaya, wala tayong kay, sabi nga, wala tayong kay na magreklamo. Why? Before tayo magdusa, nauna nang nagdusa ang ating master, ang ating Panginoon. So, mas maganda sa atin na sa halip maging bitter, makiisa. No, makiisa. Maging masaya tayo. Of course, hindi yung nilalatigo ka na, eh, sayang-saya ka pa, no? Kundi, alam mo, oh, nilalatigo ka, time well ka, mga kapatid, ano ho, alam nyo naman, darating ang panahon. Wala man ito, hindi man ito masyadong dinidin ang ating lesson sa gabing ito, pero gusto ko na rin lang pong sabihin sa inyo, alam naman po natin, nasa Seventh-day Adventist Christian, pag talagang tayo'y nagtapat, at kung kalooban ng Panginoon, na hanggang sa pagpapakita ng ating Pinso Kristo, eh, buhay tayo, at tayo'y nagtapat, eh talagang alam po natin, naniniwala tayo na time will come. Ha? Pag tayo patuloy na magtatapat sa Panginoon, makakaranas talaga po tayo ng tinatawag na persecution. Pero di bali na, na tayo makaranas ng ano po, mga persecution, mga pagdurusa. Ha? As long as na alam natin ang ating nararanasang persecution at pagdurusa ay pakikiisa sa pagdurusa na naranasan ng ating Panginoon. Kaysa nagdurusa ka,
dahil sa kagagawan mo, o sabi nga ng mga ano eh, dahil sa kabulastugan mo o kalukuhan mo. Diba mga kapatid? Ayan. Kaya kumbaga, eh, deserve mo lang. O, pero nagdurusa tayo. Ha? Dahil sa Panginoon. Ay mga kapatid, hindi man kaaya-aya, pero dapat i-welcome natin. Ha mga kapatid? Ang ating Panginoon, pansinin nyo, hindi naman niya deserve. Diba? Unfair na unfair. Di niya deserve na mag-suffer. Even si Poncio Pilato, nakikita yan. Wala akong nakikitang mali sa taong ito. Kaya nga naghugas kamay eh. Diba? Wala akong nakikita mali sa taong ito. Kaya naghugas kamay siya, nasa inyo. Ha? Nasa balikat yung mga dugo ng taong ito. Ang dugo ng taong ito. Sa inyo, hindi sa akin. Kaya hugas kamay. Hindi niya deserve na mamatay. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin, kanyang inialay ang kanyang buhay. Tayo supposed to be ang deserve mamatay kasi tayo ang nagkasala. So ngayon na tayo nasa Panginoon na, okay, hindi natin deserve yung maaring nangyayari sa atin. Kaya nga yung iba marahil nagtatanong, bakit ako Panginoon? Eh kung ibalik sa'yo ng Panginoon yung tanong mo, eh bakit ako namatay? Dapat ikaw. O, paano mo sasagutin? O. Sasagutin mo ba ang Panginoon? Kasi nakialam ka pa. Hello naman. O, sa halip na ma-appreciate mo naman. O, sasagutin mo ng ganun. Ba't ka nakialam? Ay kung hindi kaya nakialam ang Panginoon, di lahat nga tayo sa impyerno. Ay mga kapatid, at least dahil sa pakikialam ng Panginoon, maraming tao ang sa halip lahat mapunta sa nagdadagat at sa dagat-dagatang apoy, maraming tao ang natutunan at piniling mahalin ng Panginoon na sa halip na siguradong doon papunta, eh at least pagdating ng panahon, makakasama ng Panginoon, magpawalang hanggan. At sana all, kayo dyan, nasa 100, mahigit tayo, 107 to be exact sa mga sandaling ito. Sana all, tayo mga nanonood ngayon, ha? Eh talagang, pagdating ng panahon, makasama natin ating Panginoon Jesucristo. At kung gusto natin yun, mga kapatid, ha? So sa ating mga pagdurusan na nararanasan ngayon, isipin mo na lang, parang di ko deserve to Panginoon. Eh, tanungin mo na lang ang sarili mo. Noong mamatay ba ang ating Panginoon Kristo doon sa krus? Ha? Yung kahihiyang kanyang inabot doon sa kanyang kamatayan, deserve niya ba yon? Hindi, for sure. Ha, mga kapatid? Hindi. So, kung meron mang mga bagay na nangyayari sa atin ngayon, at maaaring iniisip mo, Lord, hindi ko deserve na maranasan ito. Mag-isip-isip ka, kapatid. Mag-isip-isip ka. Kung meron mang unang nakaranas ng pagmamaltrato na hindi niya talaga deserve, yan na, yung Panginoon na tinanggap mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. So bago ka pa makaranas, naranasan na niya. Kaya yung nararanasan mo ngayon, tama po ang sinasabi ng ating pag-aaral. Magalak tayo na tayo na po nakikiisa. Nakikiisa saan? Sa kahirapan, sa kahihiyan na naranasan din ng ating Panginoon. Ha? Eh mga kapatid, kung tayo ngayon ay nandito sa mga ganitong kalagayan, at least, hari nawa, itong pag-aaral natin na ginawa sa gabing ito ay magbigay sa iyo ng inspirasyon na sa halip na sisihin mo ang Panginoon sa mga nararanasan mo ngayon, at maaaring dumating nga sa punto na iisipin mo, hindi ko deserve to Panginoon. Why? May patalastas nga noon yung tungkol kay Lito. Eh siya laging tinatanong ng kanyang teacher, bakit ako? Lagi na lang ako. Eh baka may ganyan tayong katanungan. Panginoon, bakit ako? Eh mga kapatid, may balik sa'yo ng Panginoon. Eh bakit ako rin ang namatay? Dapat kayo. Sige nga, bakit siya namatay? Dapat kayo o dapat tayo mga kapatid? Ano? So, ayan, medyo, ano lang ha mga kapatid, nakikigamit lang po kasi tayo ng wifi, kaya minsan mahina siguro, no? So, anyway, mga kapatid, sa pagtatapos, sabi dito, by the middle of the 1st century AD, Tacitus considered Christians to be guilty of hatred against mankind. Ang biro mo, kung si Tacitus, isa po ito sa mga, tawag dyan, kontrabida, isang manunulat na kontrabida sa buhay ng mga Kristiyano.
Hamakin mo, sinabi niya ano po, na ang mga Kristiyano daw ay guilty, nagkasala, laban sa anong kasala? Hatred against mankind. Mga Kristiyano pa ngayon ang ano? Mga Kristiyano pa ngayon ang may hate sa kapwa niya. Eh sila pa nga itong sinusunog ng buhay. Sila pa itong pinapakain sa leon. Sila itong nilalatigo, sila itong binabalatan ng buhay. Sila itong pinapakong pabaliktad. Ah, mga kapatid, tapos sila pa ang guilty. Ah, mga kapatid? At ang kanilang ano po, kasalanan ay ano? Hatred against mankind. Naku, mga kapatid, baliktad. Baliktad ang sinasabi nitong si Tacito. So mga kapatid, sa pagtatapos ang sabi dito, whatever the exact reason for the charge, certainly false. Tama. Oh, yung mga parata ng Kristiyano, ha? Ay talagang sigurado, certainly sabi dito, false, mali. Many early Christians such as the ones that Paul had written this letter were suffering for their faith. Tama, mga kapatid. Sila'y nagdurusa at ang bukod tayong kasalanan nila, katulad ng ating Pensokristo, ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito mga Kristiyanong ito, kaya namatay, pinakain sa leon, sinunog. Okay? Dahil saan? Dahil sa kanilang paninindigan. Sa kanilang ano po, tinanggap na pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga, I hope and pray na itong ating pong pag-aaral, lahat naman siguro tayo nakakarelate. Kasi in a lesser or greater degree, lahat naman po tayo nakakaranas ng mga problema. Lalong-lalo na doon sa mga taong masabi natin, lugmo o basbas ng pasakit ang kanilang buhay na nararanasan sa kasalukuyan. Malamang sila ang masigit na nakaka-relate sa mga pangyayaring ito. At sa mga hindi pa nakakaranas, humanda po tayo. Ang mga kapatid, dahil sabi nga, ang buhay ay weather-weather lang. Maaring sa ngayon, ang ibang kapatid natin ang nasa ganitong kalagayan. At maghanda tayo, dahil malamang sa malamang. Kasi hindi exempted. Lalong-lalo na, tayo nag-aangkin tayo, mga anak ng Diyos, alagad ng Diyos. Hindi tayo exempted sa mga matitinding pagdurusa. Kaya ihanda rin po natin ang ating mga sarili. But come what may, mga kapatid, come what may. Kung dumating man sa atin ang ganong pagkakataon, anong ang sabi? Na tayo'y magala. Na makiisa sa pagdurusa na bago pa man natin maranasan, ay naranasan na ng ating Panginoon. Ha? At magalak tayo kung tayo pinararatangan ng hindi tama. Basta alam natin, tinatrato tayo ng mali dahil sa ang values natin ay hindi katulad ng kanilang values. At ang values natin, siguraduhin natin, na values na talaga ayon sa Panginoon. Pag ganun, just go ahead. Ha, mga kapatid? Saan ba patutungo pagdating ng panahon? Eh, Diyos naman ang hahatol ng lahat. Kung sa tingin natin unfair ang trato sa atin ngayon dito, take note ng ating Diyos ay isang Diyos na makatarungan. Siya ang hahatol sa lahat ng tao. And for sure, kung natrato ka ng hindi makatarungan sa ngayon, dahil sa paninindigan mo para sa Panginoon, time will come, i-bendicate ng Panginoon ang mistreatment na ginawa sa iyo ng tao. Kaya wag po nating isusuko ang laban, lalo na nga kung ang laban na ating pinaglalaban ay laban para sa ating Panginoon. Ayan po rin ang Diyos sa atin pong nagawang pag-aaral ngayon, pero bago po tayo lubusang mag-iwahiwalay, meron pong napakagandang pagbubulay-bulayang katanungan. Ang sabi dito, everyone, whether Christians or not, suffers. Tama! Itong pampalubag-loob natin mga kapatid, ha? Subukan mo magtampo sa Panginoon. Marami kang problema. Bakit? Pag wala ka sa Panginoon, sa tingin mo, mawawalan ka ng problema? Kaya tama sinasabi ng ating lesson. Mananampalataya ka man o hindi, magkakaroon ka ng problema. At ang alam ko nga, though hindi nga exempted ang mga Kristiyano sa problema, pero marami po akong kilala na mga Kristiyano talagang nagpapakatibay, kahit maraming problema, nakakasurvive sa tulong ng Panginoon. Though yung iba bumibigay.
Pero tandaan, manampalataya ka o hindi, may problema darating sa buhay mo. Sure yan. Pupusta ako kahit di na ako nagsusugal. Ha, mga kapatid? Oh, so ngayon, sabi dito, what does it mean, however, to suffer for the sake of Christ? Pag-aralan natin kanina, no? Sagot na. Anong ibig sabihin natin, ano po? Makiramay. Sa pagdurusa, oh, alang-alang sa ating Panginoon Jesucristo. Oh, halos nasagot na natin yun. Natalakin natin kanina. Kahit tayo magdusa, basta alam natin tamang ating pinaglalaban para sa Panginoon. Ha? Sige, go ahead. Anyway, sabi nga, nasa Panginoon ka, wala, may problema talaga. Ang kagandahan lang, kahit nagdurusa ka, alam mo, kakampay mo ang Panginoon, eh talagang time welcome. Bibigyan ka ng Panginoon ng tinatawag na justice. Nang makatarungang ano po, paghatol, darating ang panahon. At pagkakampi mo ang Panginoon, eh sigurado. Diba, sabi ng ating mga kapatid na Bisaya, hayahay. Oh, kapag ang Diyos ang hahatol pabor sa iyo, ay hayahay ang buhay. Oh, ha? Oh, kaya, di ba rin i-mistreat ka ng mga tao ngayon, pero hahatulan ka ng maayos ng Panginoon, ay hayahay. Ang mga kapatid lang talaga, matuto tayong ano ho? Magtiis. Magtiis tayo. Ay nga, eh wag tayong bibigay. O eto naman, how much suffering that we face is for the sake of Christ? Ang tanong. Yung mga pagdurusang ating nararanasan ngayon, kung meron man, ito ba ay pagdurusa dahil sa pinaglalaban natin? At nakikiisa tayo sa pagdurusang naranasan ng ating Panginoong Kristo? O ang sabi dito, and how much is brought about by our own choices? O baka naman kaya ka nagdurusa dahil na rin sa kagagawan mo? Ay, maraming ganyan mga kapatid. Ah, ito, hindi na po ako magbabanggit, no? Anyway, tayo po'y madalas sa prison ministry dati. At hanggang ngayon naman, pag tayo nai-invite, nako mga kapatid, nagugulat ako. Ito, hindi ko naman, hindi ko minamas, pero nagugulat ako. Na, do, konti, pero meron. Na makikita mo sa kulungan, yung mga nahatulan na ha, correctional, NVP, nagugulat ako na talagang may mga nandun na Adventist na nung sila'y napasok dun. Ha, mga kapatid? Nakagulat. Gets nyo, di ba, mga kapatid? No? Nakulong sila, mananampalataya na sila, nakulong sila, nakatulan silang guilty ng hukuman ng lupang ito. Dahil sa ano po? Dahil sa kanilang kagagawan. Alam nyo kung ano na yung mga na, ano ang kudon? May mga kapatid na ang kaso ay ng molestya. Of course, lalaki yon. Sa correctional, eh, meron akong babae naman na kilala na nakulong dahil sa pagtitinda ng shabu. Sabi niya sa akin, alam mo Brother Richard, nung mahuli ako ng gabing yun, huling ano ko na talaga sana yun eh. Narinig din na siya. Huling pagbibenta ko na sana yun. Nako, sabi ko, sis, duda ko. Kung di ka nahuli, malamang nagbenta ka pa rin. Sabay tawa. Hanggang ngayon, nandun. Tumanda na lang. Meron din, pero purihin ng Panginoon. Nakulong. Adventist na ha? Nakulong. Ang kaso niya na ipinasok ay nahatulan siya ng lower court ng guilty sa kasong human trafficking. Okay? Human trafficking? Ang kapatid, hamakin mo yun. Buti na lang pagdating sa higher court sa tulong ng Panginoon. Ay, napawalang sala siya. Ngayon, naging leksyon sa kanya yung pangyayaring yun. Ha? Mga kapatid. O, kaya ngayon, tanungin yung sarili nyo, ano ba tong aking pinagdurusan ngayon? Dahil ba sa ginagawa kong kalooban ng Panginoon o dahil sa kalokohan ko? Makakasagot niyan ikaw, mga kapatid. Ganun pa man, ang focus ng ating pinag-uusapan ngayon ay sana kung nagdurusa ka man, hindi dahil sa kalokohan na iyong pinagagawa. Kung meron ka mang pinagdurusahan, pinagtitiisa sa kasalukuyan, hari nawa, yan ay pagdurusa na bunga ng pakikiisa natin sa kahirapan ng ating Panginoon. Ha? At tandaan, walang dapat ikahiya kung ating pagdurusa ay dahil sa pinaglalaban natin ang tama ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero kung
dahil din sa ating mga kalokohan, eh, dapat lang, pagbayaran mo rin ang iyong kagagawan. Kaya yan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, I hope and pray na ito po'y nagsilbing inspirasyon sa bawat isa sa atin, ho? Na malinaw sa atin palagi, hindi tayo exempted, katulad ng mga unang mananampalatayang Kristiyano, particular itong ating pinag-aaralan, mga Hebreo mananampalataya o mga Hudyo, ho? Na sila ino po, bat-bat din at puspos ng parusa o pagdurusa na nararanasan. Nevertheless, sila po'y ano? Sila ay pinagtibay at pinagtitibay. Una ng Panginoon at ng mga paalala ng sumulat nitong aklat ng Hebreo. Which is, karamihan nga po ng mga nag-aral, sila po'y sangayon na ito ay sinulat walang iba kundi ni Apostol Pablo. Kaya ayan mga minamahal kong kapatid kay Kristo, muli, naway magsilbing inspirasyon sa atin ang mga bagay na ito. At ulitin ko, madalas nyo nang naririnig, sa mundong ito, hanggat ikaw buhay at normal, ha? Hanggat ikaw ay buhay at normal, always expect na may darating na problema. In a lesser or greater degree, meron at meron. Kasi madalas ko nang banggitin at uulitin ko lang sa pagkakataon na to. Dalawang grupo lang ng tao ang alam kong hindi namong problema sa mundong ito. Unang grupo, yung mga taong sira ang ulo. Diba? Kasi walang matinong sira ulo. Meron bang matinong sira ulo? Wala akong alam na sira ulo, ha, na talagang sira ulo, na namong problema na siya ay sira ulo. Kaya ayan, sumumula ng problema, gusto mong sira ulo. Ako, di bali na may problema. Wag lang may sira ang ulo. Pangalawa, mga taong tigok na o patay na. Ha? O, kasi wala rin akong alam na isang taong patay na nai-stress sa tindi ng kanyang problema. Diba? May alam ka bang patay na nai-stress dahil sa problema? Wala. So, ayan, dalawang grupo yan. Sira ulo, patay. Eh, alin man sa dalawang yan, kung akong tatanungin nyo, wala akong pipiliin dyan. Di bali nang may problema, ha? Wag lang sira ulo, at lalong ayoko pa rin matigok. Ha? Kaya okay na sa akin na ako may problema, kasi, ang mahalaga sa akin, at alam kong yun din naman ang nasa inyo mga kapatid, ha? O, sana all. Kahit may problema, basta may Kristo, meron tayong ano po? Meron tayong pag-asa na lahat ng problema ay malalampasan dahil merong tutulong sa atin. Purihin ang Panginoon. Diba? May tutulong sa atin. Oh, ulitin ko, manampalataya ka, hindi may problema. Ano maganda? Yung may problema ka, may tutulong sa'yo? O may problema ka, wala kang katulong kasi ayaw mo? Eh, dito na ako sa may problema man, pero may katulong. At panghuli, sabi po ng Isaiah 43 verse 10, alam kong pambansang talata na natin yan. Pero ulitin natin ha, eh, mga kapatid. Wala ito sa ating lesson, pero nais ko nang idagdag. Isaiah 43 verse 10. Okay? Anong sabi? Huwag kang matakot sapagkat ako'y iyong Diyos. Huwag kang matakot. Sabi ni, no? Ni Yahweh. Sabi ni El Shaddai. Ha? Sino ba yon na nagsabi mong kang matakot? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. O kaya ba't ka matatakot? Eh, huwag ka matakot. Bakit? Tutulungan kita. Aalalayan kita. Uy, purihin ang Panginoon. Ha, mga kapatid? Kaya, huwag kang matakot, mga kapatid. O, ilagay mo at ilagay ko sa aking isip yan. Huwag kang matakot. So, mga kapatid, na maaaring dumaranas kayo ngayon ng katakot-takot ng mga problema sa buhay, tandaan nyo ang sabi ng ating Panginoon, huwag kang matakot sapagkat ako ay sumasa iyo. Ayan! Magbunyi, bayan ng Diyos, sa kabila ng mga matinding problema, magbunyi tayo sapagkat ang ating malaking problema ay merong susol, merong tutulong
para yan ay masolusyonan. At sino yan? Walang iba kundi ang ating Diyos na minamahal at pinaglilingkuran. Siya si Yahweh, siya si El Shaddai, siya si El Elyon, at marami pang pangalan na nagbibigay ng lalong patibay kung gaano kamakapangyarihan ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Ayan, maraming salamat po. Kanina po umabot tayo ng 110 plus, to be exact, 112 po yata. Ngayon ay nasa 95 pa po kayo. Ah, mga kapatid, yo, alam nyo, ito no, dito ako sa kwarto nitong kabataan na ito, tinuturing nating mga anak ito. Sila, oh yan, yan, ano na, naglobat na yung natin, ano? Eh, ayan, tingnan nyo ha, tingnan lang natin, grabe, oh. Ang ganda pala. Sana pagdating talaga ng panahon, maging aircon na yung ating studio. Masarap mag-program, lalo kung ginaganahan na ka-aircon. Ayan mga kapatid, ayan o, oh, ito yung mga, ayan, ay talagang girl na girl. Oh. Girl na girl yung ating room kasi nga, ay dalawang, ano, dalawang nagagandahang dalaga o dalagita ang may-ari ng kwartong ito. Si Minmin at si Step Olarte. Okay, dali yan mga kapatid. O, asa na, ayan, baliktad. O, eto na. Ayan mga kapatid, muli yan, maraming salamat at etong ating, ano, nag-indicate na rin na loba tayo. O basta, salamat po sa inyong pagsama. Muli, nandito pala tayo ha. Pero bukas, mga kapatid, if God's will, baka makabalik na tayo sa bahay. Meron nga tayong gagampan ng gawain bukas dito. Tayo pong mag-officiate ng child dedication bukas po ng umaga o tanghali. Basta, tayo po ay maglilingkod sa Panginoon sa ganung kaparaan. At muli, maraming salamat po pala sa inyo. Ulitin ko lang no, sa mga baka po hindi pa po kayo nakakapalo sa ating Facebook page Paglapit kay Kristo, paki-follow naman po yung ating Facebook page Paglapit kay Kristo, ha? Paki-like din. At kung hindi pa rin po kayo nakaka subscribe sa ating YouTube channel, paki-subscribe na rin naman po yung ating ano po, yung ating YouTube channel Paglapit kay Kristo. Okay? So at baka pagdating ng panahon, gamitin din ng Panginoon yung ating YouTube channel na maging katuwang sa ating ano po, sa paggasto sa ating mga pangangailangan sa ating ministeryo. Ha? O, ayan. Muli, hindi ko na po kayo mababati ng isa-isa, ha? Tayo po ay papasok na sa ating pananalangin. Let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos, muli nagpapasalamat sa iyong pinagkaloob, panahon at pagkakataon, na nabigyan ka namin ng kapurihan, aming napag-aralan, mga pagdurusang nararanasan na inyong mga anak noon ay inyong pinapaalala na bago pa sila nakaranas ng pagdurusa, naranasan na ito ng inyong natatanging anak, ang aming Panginoong Kristo. Kaya naman sa halip na kayo magreklamo, mapagtiisa namin ito. At amin pong maging kasiyahan, ang pribilehyo na kami maging kaisa sa pagdurusa ng aming Panginoong Kristo. Na may patuloy na pagpapala ang maranasan ng bawat isa, ang aming mga leader sa buong mundo, mga kapatiran, gamitin kaming ilaw at asin ng sanlibutan ito. Patuloy kaming maging daluyan ng pagpapala sa buhay ng aming kapwa. Mga kapatid na may karamdaman, inyo pong pagalingin sa kanilang pangangailangan, inyo pong patuloy na sapatan. Maraming salamat po sa pagdinig sa dalangin, pagkatinhiling po namin ang lahat. Alang-alang sa pangalan ng Jesus Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. O ayan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sa pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na pinaglilingkuran, isang Diyos na tong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, ito pong muli ang inyong kapatid sa Panginoon Brother Richard Thompson, na patuloy na nagpapanukala na kululubin ng Panginoon, ay nanaisin kong maglingkod sa Panginoon ng may kasiyahan sa loob ng kanyang minamahal na iglesia ito, Seventh-day Adventist Church. Kaya sana all, tayo po ay magkaisa sa pagpapanukalang niya. Ha? O ayan! Sana sa hirap at ginhawa, tayo po ay magtatalaga ng ating buhay sa ating Panginoon. Okay, palobot na po talaga. Bye-bye for now mga kapatid. If God's will, ha? Tabay po tayo. Lagi pong tatandaan
na mahal ko kayo, pero mas higit po ninyong tatandaan na kayo at ako ay mas higit na minamahal ng ating Panginoon. O ayan, mula po dito sa kwarto ng magkapatid na Minmin at Step Olarte, dito po sa Hinway Baysiha, ito pong muli ang inyong kapatid sa Panginoon, Brother Richard Thompson. Out muna tayo, pero kung lulubin ng Panginoon, see you tomorrow night. Bye-bye! Keep safe! I love you mga kapatid! God bless!